So, magandang araw ngayon. May nakita ka akong... Oh my God! Yung dating kasama namin sa... Ano, kapitbahay dun sa ano, sa unang tinira namin. At nagtumulong din dun sa... Pinsan kong namatay last year. So, ngayon siya rin naman ang nangangailangan ng tulong. So, humihingi siya ng konting tulong. So, wala rin naman kaming may tulong. Pero pupuntahan ko para bibigyan natin ng konting tulong. Kasi wala daw siyang, yung anak niya wala dyan. Hindi ko alam kung may anak siya. Pero sabi yung pamilya daw nasa probinsya. So, mag-isa lang siya, matanda na. So, may, ito pala, may sakit po pala siya sa, breast. So wala na siyang didi, breast cancer. So sana makarating to sa mga kinaukulan at sana makarating din kay Serapi or kay Idol Tikram. So sana makarating sa kanya para kahit papano matulungan natin tong ano. So kami tutulong din naman, kaya lang kakaunti lang naman yung may tutulong namin, hindi sapat. So sana tanawagan ko lang din, sana may mga magagandang puso na tumulong sa kanya. So mamaya pupunta natin. So andala, bibili muna ako ng dadali natin sa kanya kahit papano may tulong, makatulong sa kanya. Dali lang, boss. So punta muna kami doon, mamimili lang kami. Tayo pupunta. Punta tayo sa Alpamal. Ano? Pasok tayo. Pasok. Kahit konti, may tulong tayo doon. Ayan, tala na natin. So, lagyan. Ayan. So, ibigay natin doon kahit paano makatulong. Sana makatulong to kahit paano. Ayan. So, isang plastic yan. Pwede na rin nata yan. At least makatulong tayo. Tara, punta na tayo doon. Mara. Ah. Oh, shout out sa mahal ko. Ayan ang driver ko. Pupunta na natin. Tara. Pupunta na tayo. Traffic. Dito yun. Pasok kami. So, ato tayo fast. Akit muna kay Kuya. Ah,
Mate. Magandang araw, te. Ay, nanay. Mas okay, dito na kayo, kay iwan ko na muna kayo yung Thank you. Ate, te. Ano? Ah, thank you. Iwan ko muna kayo. Sige po, sige po. Ano yun yun? Alam kasi ako ang kayo. Ito. Ito pa, nagmasko kayo. Sa'yo ni nanay, oh. May kaunti kaming tulong na ibibigay sa'yo. Oh, si nanay. Kahirap-hirap lang parang, kahirap-hirap lang pakita. Hindi ko na matagal na po ba yan? Opo, 2 taon na. So, ibig sabihin, iba-vlog ko po, okay lang po, Nay. Iba-vlog ko. Ay, ibig sabihin ako, hindi ko alam yun. Ibi-video ko po. O, oh, sige. Nagagalit na yung lockdown. Wala na sila mga trabaho, hindi may pandemic. Hindi ba lockdown? Mga po, wala na trabaho, nagagalit siya. Ah, bakit po? Kasi daw, sige, asa na lang daw ako kay Pinto. Sabi niya po, wala naman na siya ituturo sa akin. Nasaan po na mga anak nyo? Nasa si Ho, yung text niya sa akin ngayon, sabi niya. Huwag ka na umasa na may anak ka pa. Bakit po? Ewan po, nagagalit. Daily Pinupost. So, bali po. Dito po ako. Zero po kasi. Kasi, pagod ako. So, eh, wala na nga din namang trabaho sila. Yung mga apo ko, graduate ngayon, katapos. Eh, dahil nga sa pandemic, wala na rin trabaho. Yung isa pong anak mo nasa Palawan. Oo. Yung isa po, nasa Cebu. Nasa Cebu. Ano po ang anak mo? Parehas lalaki? Babae. Ah, parehas babae. Tingnan mo nga yung cellphone ko na hindi na nga umiilaw. Ang dilim-dilim, wala nga. Kasi gusto siguro niya, paano ako makapag-post? Tingnan mo nga yan. Halos hindi mabuksan yung text, edi ang itim-itim na. Ano, pag may pera, pambili ng gamot. Kula pa yung 6,000 isang buwan. Yung asawa nyo naman po, regular na sa trabaho? Hindi. Ano lang yun? Agency. Pero continuous yung pasok niya. Renew lang ng renew. So, naawa po talaga kay nanay kasi nga, yun sa kalagayan niya dito, makikita nyo naman, ay, tsura ng bahay. Talagang di na siya makagalaw masyado kasi nga una yung sugat niya dito malala na, tapos yung isang kamay niya, itong kamay niya ito namamaga niya, ikumpara mo sa kabila, ito na-milestroke po siya. So na-milestroke po pala siya dahil hindi nga makalangkali sa pandemic. Na-milestroke siya dahil nga sobrang init, dinaanan pa ng pandemic. So ito na siya ngayon. Yung mga anak ko wala na rin yung halos. Ngayon yung trabaho. Yung anak niya daw po nasa Palawan. So ayaw niya na rin. Ayaw mo pa nai na no? Panawagan sila. Hindi, alam na lang gusto ko nga sana umuwi. Eh, sabi nga sa hindi daw nga ako pwedeng umuwi, sabi sa wala daw magbigay ng visa sa IATF kasi senior na ako at saka may sakit ako. Bawal daw bumiyake. Pero ang request niya po, makauwi lang ng Palawan. Hindi, kailangan ko muna ng gamot kasi ang gamot ko hindi lang 6,000. Minsan, ngayon, madami yung gamot dahil parang yung sapas ng puso. Tapos inuubo pa ako, hinika pa ako. So ipapanawagan natin kay Sir Rapitol po to. Kay yung isang vlogger na tumutulong din, si Tikram. So, mananawagan tayo doon. Pwede ka po manawagan? Si Rapping, dang hapon po. Ako po si Tessie Manatad po. Dito po ako nakatira sa Prinsa. Sa Marilao, Bulacan. Sa ano, Prinsa Dos po. Bali po, may cancer po ako. Yun nga po, yung mga anak ko po, wala na po silang matrabaho. Pati mga apo ko,
Kaya dahil sa pandemic nga po, yun, hirap kami sa pera, pambiling gamot. Tapos gusto ko rin po sanang matulungan akong makauwi din po ng probinsya. Siyempre, hindi po ako basta-basta makabiyahe dahil senior at saka may sakit. Kaya lumalapit talaga ako sa mga ano, kung sinong makakatulong, tulungan ako. Papagod na din po ako eh. So, ipakita po natin yung sugat mo, Nay. Ayan po yung sugat niya. Sana po, kung sino man po yung mga may malalawak na may tutulong kay nanay, pwede po kayong pumunta dito sa ano niya or tumawag na lang po sa akin para matulungan po natin si nanay. Kasi po, kapitbahay ko po to dati sa Carla. So, siya rin po ang tumulong doon sa pinsang kong namatay. Ano pa po na yung mapanawagan mo? Hindi lang po, matulungan ako kung anong kaluban naman ng Diyos. Pero sana po, yung pambili po ng gamot. Kasi sabi ng anak ko, wala na kami ibibigay sa iyo kasi mahal nga ng mga gamot. Wala po silang trabaho, hirap din sila. Yun po, kawawang-kawawa po talaga si nanay. Sana po yung may mga ginintuang puso, sana po matulungan natin si nanay. Dahil ako talaga, tutulong din kami, kaya lang di talaga sapat. Yung tulong namin, yung makakaya lang namin, kasi medyo mahirap din talagang buhay ngayon. So, yung tulong namin ngayon, yung makakaya lang namin talaga. Sa sobra talagang naawa kay nanay sa kalagayan niya. Nakita ko kasi yung kalagayan ni nanay dito talagang mahirap talaga. Pumunta kami dito para makatulong kahit papano. At mananawagan na rin po ako sa mga aking mga subscriber o kahit di man subscriber ko, yung mga may ginito ang puso, sana matulungan natin si nanay na mabili natin ng gamot saka yung gusto niyang makauwi siya sa Palawan, sana matupad daw. Yun ang panawagan ni nanay. Wala ka na po nanay na ano na ibang panawagan? Ay, yun nga po, yung tulong lang na ano, kasi ang iniinom kong gamot yung ano, yung parang yung supplement, medyo may kamahalan. Kasi pag dati nga, siyempre yung COVID masyadong ano, ayokong pumunta sa ospital. Eh, dapat December, ay mga January ganyan, uuwi na ako, yun, nagka-COVID na nga, kaya hindi na ako muna uuwi dahil sabi ko pa, wala pala palagpasin. Dahil bawal nga nung mga... Ngayon, lalong lumala dahil hindi naman nawala yung COVID. Tapos wala ng mga trabaho, nangatanggal sa trabaho. Ano pa bang gagawin? Kaya manghihingi ako ng tulong. Sino pong maawa magbigay? Marami pong nakakilala din sa akin eh. Kasi dati, trabaho ko po reflexologist kasi. Kaya... ganito na lang yung kalagayan ko. Tulungan niyo na lang ako. Ay, awa po, Diyos. Nananawagan po si nanay. Sana po matulungan natin sila. So, ngayon ay may bibigay kami kay sana. Ito kaunti lang. Kaya lang sana makatulong sa iyo. Pagkain na lang muna yan. Kasi ang pagkain ko, madaming bawal eh. Isda-isda lang. So yun, kaunti lang na tulong yung naibigay namin sana yung mga may gininto ang puso, sana makatulong kayo sa kahit kaunting pera na pambili daw ng gamot niya. Sana matulungan natin siya dahil nga kapos na kapos talaga. Sobrang ano na yung sugat niya.
So ngayon may kaunting pera akong bibigay sa iyo. Pasensya ka na nay dito, ah. Tama na 'yan. So, 'yun lang muna maitutulong natin sa kanila. Nananawagan ulit ako sa mga gininto ang puso niya na willing tumulong kay nanay. Maraming salamat. Sige po, nay. Sige, salamat. Alam mo, lagi na ako nalagay ng hindi ba nilang inaano mo yung mainit na tubig? Oo, hindi lang dito kasi di ba ito kasi dito yung karugtong ito dito karugtong na so ba parang ito yung nakakaano sa parang bulit yung mga ano mga lugat dahil naman bigarang pinalaro yan ang lugo at mag-isa ako ang bahala na ito sa akin. Nagbibigay naman siya ng pera sa ngayon. Apat na buwan na siguro, tatlong buwan ba? Mula nung nagbigay ng sub, hindi na siya ganong nagbigay. San? Nagbibigay din sila minsan. San Bibo? Yung anak ko kasi doon sa Palawan, kanyang mga anak yung nasa Cebu. Mga apo ko pagkatapos, papadala na ako minsan, San Bibo. Minsan dalawang Bibo, hindi naman po kasi kasha yun. Hindi ka kasha yun. Ano nung pinibili, tapos siyempre pagkain sa bahay, yung isa, yun ang ano niya, kabahit ng bahay. Trabaho. Eh, ang gusto niya mangyari, punta ko ng hospital, yun daw sasamahan daw ako. Eh, dalawang araw lang pag umabsensya, sabi niya, tanggal na ang trabaho. So, ah, mahigpit. Oo, sabi niya, saan tayo tinanggal ko nga yung baso. Ayun, kita mo yung baso. Sige po, Nay. Balayin ang Panginoon. Maraming salamat po. Ayaw mo na ipagkaan. Pag kung sakali mo may tumulong na ano, ibibigay namin sa'yo. Kasi kami, konti lang talang may tutulong namin kasi medyo kapos din kami. So, maraming salamat. Hanggang sa muli po, babalikan natin dito si Nanay sa sunod. Kumustay natin. So, hanggang sa muli po. Salamat. God bless po. Bye-bye na po, Nay. Bye-bye. Bye. God bless po sa inyo. Salamat. Sige po. Balik kami, Nay. Uwi na kami.